Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, please mag-subscribe po tayo at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga latest video uploads. So ngayong araw ay excited na po akong ibahagi sa inyo kung paano gagawa ng mushroom spawn or paggawa ng binhi ng mushroom. So marami akong nababasa dun sa ating videos sa mga comment box. Maraming mga nagtatanong about sa binhi. So sa video na ito ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo gagawa ng binhi ng mushroom ng mabilisan. So kung gusto niyo po malaman kung paano gumawa ng binhi ng mushroom, oyster mushroom, ay panoorin ang buong video na ito. So nakabili na po ako ng sorghum seeds kanina, 2 kilo po yung nabili ko. Tapos yung 1 kilo is 34 pesos, so nabayaran ko 68 pesos. So bago natin yung galawin is kailangan muna tayo maghugas ng mga bote na kailangan na paglalagyan ng ating mga sorghum seeds mamaya. So nandito tayo sa likod ng bahay para maghugas po tayo ng mga bote. Ayun, ngayon naghuhugas tayo ng bote. So ang pinaka-recommended po na bote is yung ganito, yung flat bottle na sa ano, na senior size na flat bottle, tapos yung bote ng ketchup. So lagyan ko muna sa bowl. So para po mawala yung mga ano sa ilalim, kailangan kong lagyan ng maliliit na buhangin dito sa loob ng ano, sa loob, buhangin po ito sa loob ng bote. Sa loob ng bote lagyan ko ng buhangin para mas madaling matanggal yung mga dumidikit-dikit na mga dumi. So kalog-kalog ito lang. So hugasan lang natin ito ng mga ilang beses hanggat sa talagang clear na po yung ating bote. Pagkatapos yung pinakalas na tubig ay lalagyan natin ng Zone Rocks para talagang malinis yung ating bote para iwas contamination po. So ayan, yan yung mga bote na nahugasan na natin. So pinapatulo ko yung tubig. So lagi lang nating tatandaan na yung tubig na gagamitin natin na huling pangbanlaw sa mga bote na ito ay patakan natin ng 2 hanggang 4 na patak ng disinfectant, or sa ginagamit ko dito ngayon is Zone Rocks. So next ay kailangan nating pakuluan na natin yung ating sorghum seeds para mailagay natin dito sa ating mga bote. So ito po yung sorghum seeds na nabili ko kanina. 2 kilo po itong nabili ko na sorghum seeds. Ito yung kadalasang ginagamit ng mga gumagawa ng binhi. So ayan yung itsura nila. So kung wala pong sorghum seeds sa area ninyo, pwede po tayong gumamit ng crack corn or yung palay. Pwede tayong gumamit ng palay. Pwede din tayong gumamit ng barley seeds. So sa video na ito, ang gagamitin natin is sorghum seeds. Ngayon, kukuha lang po tayo ng katamtama na makasya dun sa ating mga bote na nahugasan kanina. So siyam yung bote na nahugasan natin. So medyo ano pa. Okay, so yun lang muna. So ang gagawin natin is hugasan natin yung ating sorghum seeds ng
natin. Yung top water lang yung gagamitin natin, tapos alisin natin yung mga lumulutang na mga sorghum seeds. Ayan. So maraming ano na, yung ulang laman siguro kinain na ng mga maliliit na itim na kulisap. So bakit natin alisin itong mga lumulutang na ito? Kasi posible na mayroon na itong mga itim-itim sa ilalim na posible maging sanhi ng pagkauntam ng ating binhi. So, ayan. So, ulit-ulitin lang natin hanggang sa wala ng masyadong lulutang ng mga buto. So ayan. Ayan, pwede na yan. So wala nang maraming lumulutang na mga buto. So yan po yung ating nahugasan na sorghum seeds. So ngayon, kailangan natin itong pakuluan ng 15 to 20 minutes. Mamaya, ititest natin kung talaga nag-crack na yung botil ng sorghum seeds. So magsindi na tayo.